morning, mga hangal! Guys, nakain kami sa harap ng nasa dumi. So, nakikita niyo yung importance, guys, na proper collection ng ating dumi. Kasi, ang microscope, guys, ang pinakabuhay ng nag-enjoy ba kayo sa urinalysis natin? Marami ba kayong natutunan dun sa last vlog natin about urinalysis? Ngayon naman guys, mag-e-explain tayo ngayon ng fecalysis. Kung para saan ba yung fecalysis? Kung ano ba yung pwede nating makuha sa, makita sa pag-check ng stool natin? Nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon na makabag-vlog kasi medyo hindi kami toxic kaya. Medyo hindi kami toxic. So yun, prepare na tayo. Stop, mga hangal! So yun, syempre, bago tayo mag-examine ng stool or ng ating dumi, kailangan muna natin mag-love, syempre. Lahat naman tayo, di ba, ayaw makahawak ng dumi. Hindi ko nga alam bakit ko ba pinasok to Medtech na to eh. Reason, naiisip ko talaga. Internship ako. Grabe guys, nakain kami sa harap ng nasa dumi, may mga stool, may mga ihi, ganun. Tapos lalo ngayon pag nag-work ka na kasi depende kasi yan sa hospital or sa clinics na papasukan mo. Meron kasi mga extremely annoying shift later. Okay, may pasyente ako, pasensya na. Medyo hindi kami toxic. Hindi ko nga alam talaga kung bakit ko ba pinasok itong pag-Medtech na to. Kasi maikli lang yung pila ng college ako. De, char. Gusto ko talaga kasi maging doktor. So, ito kasi talaga yung best pre-med para sa akin. At saka syempre naranasan ko na rin yung mga importance ng pagiging Medtech, lalo-lalo na sa isang pasyente, kung paano i-handle ng nakailangan yung mga resulta ng Medtech para ma-diagnose maigi kung ano talaga yung sakit ng mga pasyente. So, kung gusto nyo guys na magka-idea kung bakit ganun talaga, Medtech talaga ang best pre-med. Kung Medtech talaga yung best pre-med kung magbabaktan. So, yun, ang dami kong chika, diba? Mag-check na tayo at magpre-prepare na tayo ngayon ng dumi. Yun ng same ng ihi kung gaano katagal yung dapat okay, kaya ko to. So kung gaano katagal yung yung capacity, yung puti ka namang word, yung kung gaano katagal talaga dapat i-process na maigi yung dumi para iwas tayo sa mga error yung mabasa. So yun, sa guys, sa pagpapacheck din ng dumi, mas better na tingnan nyo yung diagnosis at saka syempre, tanungin nyo yung pasyente kung masakit yung tiyan, kung ano bang nangyari sa kanya, bakit siya magpapacheck ng dumi. Mas mahalaga guys na tinatanong nyo rin yun para medyo aware kayo na hindi kayo mabibigla kung ano man yung pwedeng maging resulta ng kanilang fecalysis. Meron tayong dalawang wet mouth. Ang NSS at saka ang iodine. Bakit ba dalawa itong wet mouth? Ito, yung NSS. Malalaman mo rin minsan may mga color kasi na madedetermine mo na agad yung pwedeng kalabasan ng
dumi. Usually kasi guys, merong brown, merong yellow, merong reddish brown, merong red, merong green, and etc. Maraming pang pwedeng maging kulay ng ating dumi. So yun guys, importante yung kulay ng dumi natin kasi dun pa lang medyo magkakahint ka na kung anong pwedeng kalabasan ng fecalysis ng, o yung magiging resulta ng fecalysis ng pasyente. Sa pagkakolekta natin ng dumi, kung magpapacheck man tayo ng stool or ng dumi natin, guys, kahit konti lang, hindi mo kailangan punuin yung isang ganito kasi ang kailangan lang namin ay konti lang din. Dudot-dot lang kami ng kaunti at saka namin ilalagay sa dalawang wet mount. So yun guys, pag ang criteria natin sa pagkuha ng dumi, much better. Much better na mismong galing sa puwetan ng puwetan natin. Yung walang mapapahalong ihe or mapapahalong tubig para mas maganda yung kalalabasan ng ating resulta. Kasi usually guys, kapag merong mga napapahalong ihe, pwede kang makakita ng, kunyari may UTI ka, so meron kang WBC, diba? Pwede mong makita dito sa ihe, ay sa dumi, kasi nga nahaluan siya ng ihe, which is wala ka naman talaga. So nakikita niyo yung importance guys na proper collection ng ating dumi. Kasi maaaring may magkaroon ng misinterpretation sa resulta kaya sobrang higpit naming mga medtechs. Tapos one more thing guys, marami sa atin nagpapasa ng yung mga nasa beaks, nasa katingko, lagayan ng tawas, lagayan ng gravy na pinagamitan na ha, na may nakalagay pang KFC o kaya or anuman na ganyan. Yun guys is mali talaga yun. Kasi kahit anong hugas mo dun, kahit anong pakulo mo guys, meron at meron pa din dun na matitira na kung anumang bagay. Usually kasi guys, mas hindi pala usually. Extremely annoying shift later. Okay, I'm back. So yun, may pasyente na naman ako. Kaya guys, sabi ko sa inyo, kaya sobrang tagal ko din talaga na nakapag-vlog kasi ang dami talagang patient guys. Tapos solo duty pa kami dito. Kaya medyo hindi talaga medyo okay na mag-vlog, mag-record ng mga ganito kasi nga may mga pasyente. So anyway, ayun, ang dami ko sinasabi. So yun guys, abak tayo dun sa na dapat talaga guys na yung lagayan natin ng stool is bago. Kahit sa ihi guys, bago talaga kasi dapat. Kasi stool specimen ng mga babies, mga bata, lahat po ng mga bata na nagda-diaper pa po. Yun po, medyo kasi guys, dun po kami mas stricto po kami. Kasi bakit po? Kasi may mga nagpapasa po sa amin na pampers po. Hindi naman po yun yung kailangan namin. Ang bibigyan ko kayo ng tip guys sa pagkokolekta ng dumi ng mga naka-diaper pa. Kung hindi talaga kaya ng hindi naka-pampers, guys, pabaliktad na lang ako ng pampers. Yung mismong pinaka-pros, yun yung pang sasalo natin. At least doon, medyo less tayo ng mga white particles. So, yung pangalawa natin, ilampin na lang natin, guys. Ilampin natin, malinis na lampin, tas kumuwit na lang tayo at ilagay natin sa bagong lagayan ng specimen. Tapos, pangatlo, ang pinaka-better, abangan mo talaga guys sa mismong puwetan ng bata para mas maganda yung resulta. Iwasan din natin na kukuha tayo ng kuwit dun sa may inodoro po. Kasi po may mga bacteria na rin po na pwede pong makuha doon po sa may inodoro po mismo. Much better na sumunod tayo sa mga medtech natin, ha? Huwag na tayo makipag-away na malinis naman po to, sinabon ko po to, ganito ganyan, pinakuluan ko po to. Guys, para sa inyo to. Kasi po once magkamali kami ng reporting na wala naman talaga kayo noon, nakita namin siya. So, ire-report talaga namin lahat ng makikita namin. So, kawawa yung pasyente kung mabibigyan man siya ng gamot or kung hindi man siya mabibigyan ng gamot. Kawawa kayo. Kawawa yung mga pasyente. So,
sana guys maintindihan nyo kami kung bakit kami nagsusungit, na kung ano yung mga nabibigay, na ibibigay nyo sa aming lagayan ng dumi. Pagpasensyahan nyo na kami kasi nga, para naman sa inyo yun. Kung ganun yung kulay, medyo ire-report mo siya as reddish brown. Kasi nga, brown talaga yung color niya na may touch of red. Kaya, yun yung reporting niya. Tapos guys, kung makikita nyo guys, di ba nagdalawang tusok ko? Kasi, ang sample natin, ang consistency ng sample natin is soft. Ngayon guys, yung consistency din ng sample natin ay importante. Marami tayong klase ng consistency ng sample natin. Soft, form, semi-form, mucoid. Pwede din tayong mag-report ng combination ng soft mucoid. At saka meron tayo guys na watery. So yun, bawat consistency guys ay may importance din. Kagaya din ng color. So better din na medyo mas mabusisi tayo sa pag-check natin ng stool. Kasi importante din yung consistency ng ating stool specimen. So ngayon guys, na-prepare na natin ang slide natin for reading na siya guys. So kayo magbabasa. Microscope guys, ang pinakabuhay ng medtech. Ito po talaga, dito po talaga nagsimula ang lahat. Extremely annoying shift later. So yun guys, magbabasa na tayo ng stool specimen. Tapon na agad siya sa yellow bug kasi nga infectious siya. Ako kasi guys, bago ko siya itapon sa yellow bug, binabalot ko muna siya ng gloves na ito. Itong gloves na ginamit ko. Kaya hindi siya kumalat doon sa yellow bug natin. At least dito lang siya sa gloves natin siya kakalat. Kasama nung ating slide na ginamit. Pwede namang hindi, pwede ding oo, pero I suggest guys na much better na ibalot nyo muna siya sa gloves na ginamit nyo. Kasi nga, infectious na rin tong gloves na to. So yun guys, sana may natutunan kayo ulit sa akin, sa aking pag-vlog ng Fecalysis. Kung meron ulit kayong gusto pang, kung meron po kayong gustong ipa-vlog po sa akin na wala po sa mga content ko sa pag-vlog po ng mga medical laboratory, etc. or laboratory works, pwede po kayong mag-comment po down below po dito po sa ating vlog po na ito. So, don't forget guys to like, share, and subscribe my YouTube channel guys. So, yun. Adios! Bye!